Sa video po na to, pag-usapan naman po natin monthly alpha list of pays or MAP. Just a disclaimer, I am not an accountant, I am not an expert. All my tutorial videos are based on my personal and actual experience as an administrative aide in our barangay. So for any misinformation, I am open for corrections and suggestions. Just comment in the comment section. So hello hello mga partners, magandang araw muli. So ano po bang MAP or monthly alpha list of pays? Ito po yung mga suppliers na kung saan nagkaroon tayo ng transaction sa kanila. Tayo man po ay bumili ng goods or bumili pa tayo ng mga services nila. So yung mga nakolekta po sa kanilang mga withholding taxes ay dito po natin makikita. So ano po ba ang purpose nito? Ito po yung mga kailangan po natin i-remit sa BIR every first hanggang fifth day of the month, no? So dapat po petsa 1 hanggang 5 dapat bago po matapos ang 5 dapat mairemit na po natin yung ating mga collected withholding tax sa ating mga suppliers, no? So sabi ko nga po, ang pag-fill up ng ating alpha list, kailangan lang po natin ng ating logbook. So last video ko po, naituro ko po sa inyo kung paano mag-record. So napakadali lang po, kung meron po tayong logbook, doon na po natin makukuha lahat ng impormasyon natin para sa pagpipila po or sa paghahanap ng mga transactions na meron po tayong nakolekta na withholding tax, na yun po yung dapat nating i-remit sa BIR, no? So kung makikita po natin dito, so sinulat ko na po siya, no? Ito po ay for tutorial purposes only. Ito po yung mga sample lang. So hindi po ito nangyari na transaction. Ito lang po ay para may paliwanag ko lang po ng maayos. So kung sa makikita po natin sa number 1, no? Bureau of Internal Revenue. Ito po yung mga alpha list, no? So ano po ang nature of income payment? Ito po yung documentary stamp. So ano po ba, dito po nakalagay sa nature of income payment, ano po ba yung nature ng income na yon, nung nakolekta na yon? So sa number 1 po, documentary stamp. Kung may idea na po kayo, so okay po, pero kung wala pa po kayong idea, ito po ang documentary stamp. Ang usually po kasi ang barangay may mga clearances, no? May mga certifications or mga business clearances, no? Ganun po, no? Katapat po nito, may mga documentary stamp po ang barangay. So hindi ko lang po sure sa inyo kung meron po kayo or by other way of documenting, stamping mga documents, no, sa inyo. Uso pa po ba ngayon yung parang ano siya, parang papel na dinidikit? So sa amin po kasi yung stamp, yung parang seal, sinisil siya sa papel, no? So yun po yung documentary stamp. Lahat po kasi na sinisingil namin sa mga clearances, may kasamang 30 pesos na documentary stamp. At yung na-accumulate po na mga documentary stamp within a month, ay kasama po yan sa nire-remit po namin, no? So for example nga po dito sa number 1, no, documentary stamp, naka-collect kami ng 300 sa loob ng isang buwan. So kailangan po namin yan i-remit. Okay? So sino po ba ang ano niyan? Ang nakatanggap? Ang makatanggap po niyan ang Bureau of Internal Revenue. Sila po ang makatanggap niyan. Okay? Then ito po hindi ko po maipakita sa inyo kasi bali by next video, saka ko pa lang po sa inyo mapapaliwanag yung mga collections po natin sa ating barangay, which is kasama nga po dito yung documentary stamp tax. So hopefully in next video ay yung pong ating collections sa ating barangay, no, local collections. Okay, so number 2, since ito naman po ay supplier na,
So dapat po meron po itong TIN number. So ilalagay po yung TIN number ng ating supplier, then pangalan po ng supplier, then anong year o anong month. In this case, January po yung ating nakolekta po natin yung withholding tax, January, no? So usually ito po ay i-remit natin mga around February na po siya, kasi nga po mga February 1, 2, 3, mga ganon, no? So January 2023. Then ito po yung mga tax codes, no? So wala, hindi po natin masyadong alam yan. So kung ano lang po yung nakalagay dun sa aming sa instruction, so yun lang po yung nilagay ko. Ito po ay para po sa mga goods, no? Yung sa baba po, kung makikita, mapansin natin, ito naman po ay para sa mga services na klase ng tax code. So dito nga po, tax withheld, no? Mga itong klase po ng ano, yung nature po of income payment ay tax withheld po ito, yung mga nakuhang withholding tax. So dito po sa amount of tax base, ito po yung taxable na amount, no? Ito po yung pinaka tax base, which is i-multiply po natin kung ilang percent po, which is ang dito po ang tax rate po dito is 5%. So 10,000 i-multiply natin sa 5%, mayroong 500. So ito po yon. Then another, para naman po sa 1%, another yung 10,000 i-multiply ulit sa 100, sa 1%, then 100 pesos. Kaya po nakakolekta tayo ng 600 na withholding tax nung tayo po ay nag-procure or nag-procure ng office supplies, kung maalala po ninyo, no? Pero makikita po natin yan dito sa ating logbook, kasi dito nga po natin makikita. So sa unang transaction po natin, yung payment of office supplies, so ito nga po, no, 10,000 po yung kanyang gross amount, then ang kanyang 5% ay 500, ang 1% ay 100, a total of 600 withholding tax, na yun po yung kailangang i-remit natin sa BIR. So yun po yung makikita natin sa ating alpha list. So yan. Okay? So same po sa electricity. Electricity bill po natin. So ang kailangan po dito ilagay yung supplier po ng electricity, yung kanila pong TIN number, kung anong month po. Then ito po ay services, dahil ito po ay electricity. So tax withheld din po. Then dito nagkakaiba, kasi kagaya po ng pinaliwanag ko nung last video, magkaiba po ang tax base ng electricity at saka sa mga usual na mga sa goods, no? Sa mga binili nating goods o mga materials, na iba po ang sa electricity, kasi po dito sa sobrang dami po ng mga charges, so piling-pili na lang po yung pwede natin lagyan ng withholding tax, which is kung makikita nyo po, hanapin nyo lang po sa video ko kung paano i-compute yung electricity, withholding tax ng electricity. So ilalagay ko na lang po sa description box yung mga link po ng video na gusto nyo pong mapanood. Okay? So sa 5% po, 218.18 yung taxable for withholding tax. Kaya po meron siyang 1091, at sa 2%, merong 1228.15 na taxable para sa 2%, which is 24.56 naman yung kanyang withholding tax. A total of 34 o something, ganun-ganun, no? Kung mapapansin po kasi natin dito sa ating logbook, sabi ko nga, para malaman natin kung alin dito yung may mga poor remittance ng withholding tax, kung saan dito yung may mga nakolektahan ng withholding tax, madali lang po makita, dahil makikita po natin to mga 5%, 1%, 2%. So dito po sa case na to, dalawa lang po, no? Itong payment ng office supplies at saka itong payment ng electricity bill. So wala po ang honorarium, cash advance, wala pong ano yan, withholding tax. Same as with the reimbursement of water bill, wala rin pong withholding tax yan. So dalawa lang po bali yung i-remit natin sa case na to. Okay? Pero for the sake na para sa dagdag kaalaman po, another, bigyan ko po ng another sample. Kunwari,
sa internet, no? Kunyari nagbayad ka ng internet, same lang po, parang sa kagaya rin po dito sa goods. Pero ang internet po is another services din po siya. Pero bakit po yung tax base niya ay same? Kasi po buong amount po, yung gross amount ay taxable na po siya ng 5% and 2%. So, yan po. So, kung ano pong total niyan, yan po yung dadalhin natin. So, in our case, dito po sa aming lugar, since may problema po yung aming banko, ang government bank po na pinagtatransaksyon na namin, may problema po sila when it comes to remittance sa BIR. So, hindi po sila nakaka-accommodate. So, ibig sabihin, hindi po namin na babayaran to online. So, ang ginagawa po namin ay nagmamano-mano pa kami, nagpupunta pa kami sa mga accredited na BIR or may mga private company na pwede kaming magpatulong sa pag-fill up para makabayad po ng mga taxes, no? So, ang gagawin po namin, dadalhin po namin itong monthly ALPA list doon po sa isang private company na sila pong nagre-record na nagbibigay po sa amin ng form para po naman yung form na yun na ibibigay sa amin ay siyang babayaran namin sa banko para sa online na pagbabayad. Okay? Then, so, dito babayaran po namin ay 1,040.47. Yan po ang ibabayad natin doon po sa BIR. Actually, once na nagpunta po tayo sa isang sa BIR or kung sa mga private company na nagbibigay ng mga form, ito po yung makikita natin. Ibibigay nila sa atin, no? So, ipapakita ko po yung monthly documentary stamp. Ito, pipilapan po nila yan, no? So, ilalagay po nila dyan kung magkano po yung i-remit natin, kung magkano po yung nakolekta natin. Yan po yung bali yung pinaka-form na dadalhin po natin sa banko. Magpipila po tayo ng form doon ng payment para mabayaran po natin sa banko. Okay? Di, same din po. Yung isa, documentary stamp, di ba? Ito naman po ay monthly remittance of returns of value-added tax. No? So, ito po yung sa 5%. No? Lahat po nung nakolekta natin under 5%, dito po papasok yon. So, ang total po noon, ilalagay po nila dito. Then, yun po yung babayaran natin sa banko para maibayad po natin sa BIR. Okay? So, yung una po, documentary stamp. Ito po yung sa 5%. Then, ito po, quarterly remittance return of creditable income tax withheld expanded. Ito naman po yung sa 1% or sa 2%. Okay? So, ang total po niyan, ilalagay po dyan at ganun din po, dadali po na magpipila po tayo sa banko ng payment slip at babayaran po natin kung magkano man po halaga na nandyan. No? So, in this case, 2,545 po yung babayaran para po ito sa mga nakolekta natin na 1% and 2%. Okay? Then, ito pong isa ay, ito naman po ay zero. Wala po tayong babayaran dito. Pero ito po ay lagi po naming sinasubmit. For record lang po ito sa BIR. Ito po ay monthly remittance return of income taxes withheld on compensation. So far, ito naman po ay zero. Wala tayong babayaran dito. Pero dapat po na ipapile po ito at sinasubmit po ito sa accounting, sa COA, para po alam po nila na tayo po ay nagsasubmit ng mga ganitong documents. Okay? So, meron pa ba? Siguro po, kung may mga question po, paki-comment na lang po sa comment section kung may mga tanong po or kung meron man po kayong mga gustong i-clear o i-correct, well, open naman po ang correction. So, sabi ko nga, hindi po expert, pero gusto ko lang po makatulong sa mga gustong matuto din, no? So, maraming salamat po. God bless po sa atin lahat.